Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang bigating laban, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So sa ginanap nga po na final press conference kanina lamang sa Saudi Arabia para sa bigating undisputed title fight ng dalawang undefeated heavyweight world champions na sila Tyson Fury at Alexander Usyk, ay hindi nga po tumingin ng kahit isang beses man lang si Fury kay Usyk. Kaya naman madaming fans ang napapaisip kung bakit niya ito ginawa. Habang ayon naman sa mga analyst, ay nagsisimula na daw ang mental game ng dahil dito. Ganun pa man ay sinabi naman ni Tyson Fury na bagamat naniniwala siya na isa sa mga pinakamatibay na fighter si Usyk, ay hindi pa din umano ito uubra sa bagsik ng kamao niya. Kaya naman nangako ito na hindi lang basta-bastang panalo via decision ang gagawin niya ngayong darating na linggo. At bagkos knockout daw talaga ang sasapitin ng Unified World Champion na si Usyk sa kanya. Lalo pat nagpapayat talaga ng husto si Tyson Fury para sa laban na ito. Kung saan ito na ang pinakamapayat at pinakamagaan na nakita natin kay Tyson Fury sa buong professional boxing career niya. Habang si Alexander Usyk naman ay nangako din na siya ang magtatagumpay sa laban na ito. Paliwanag ni Usyk na may special technique daw silang gagawin upang matalo at malusutan si Fury sa kabila ng napakalaking size advantage nito kumpara sa kanya. Sa kabilang banda naman mga idol ay muli nga pong bumanat ng matindi ang kampo ng former 3 Division World Champion angas ng Pinas, General Casimero, sa kanyang matagal nang hinahamo na si current pound for pound king and disputed super bantamweight world champion Japanese monster na Oya Inoue. Sa latest post po kasi nila Casimero sa kanilang official Facebook page na Cuadro Alas It's My Boy, ay nagpost ito ng edited picture na sinusuntok niya si Inoue. At may napakainit na caption na kaliwang kamao lang umano ang gagamitin niya pag nagtuo sila. Natatakot daw kasi siya sa pwedeng mangyari sa binansagang halimaw ng Japan kapag ginamit niya ang kanang kamao niya dito. Para po sa mga hindi nakakaalam ay magmula ng malasap ni Inoue ang kauna-unahang pagbagsak niya sa kanyang buong professional boxing career sa kamay ng former 2 Division World Champion Luis Neri sa huli nitong laban, ay tila mas lalo po talagang lumiit ang tingin ni Casimero dito. Nagpost din po noong mga oras na yun si Casimero na kailanman umano ay hindi niya pa natitikman ang bumagsak sa laban. Bukod dyan ay bumanat din si Casimero na pag siya daw ang nakatama kay Inoue, ay nakaputi na umano ang gigising kay Inoue. Kung saan alam naman nating lahat kung ano ang ibig sabihin ng mensahe na yon ng angas ng Pinas. Kaya sunod-sunod talaga ang mga birada ng kampo ni Casimero sa mga nakalipas na linggo patungkol sa current pound for pound king. Subalit sa kasamaang palad nga po ay sa kabila ng maiinit na mga banat nito, ay napakalabo pa din po ngayon na mangyari ang bakbakan sa pagitan ng dalawa. Ito po ay dahil inaasahan na ang undefeated top contender and mandatory challenger ng super bantamweight division na si Sam Goodman ang sunod na lalabanan ni Inoue sa buwan ng September. Kaya hindi pa po talaga natin makikita ang Casimero versus Inoue sa lalong madaling panahon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.